Magandang araw po. Ito nga po muli ang inyong Pandesal Gaming. Maghahatid sa inyo ng panibagong update and tips, additional na kaalaman dito sa ating nilalarong MirM. Okay? So, bago po ang lahat, binabati ko po kayo ng isang maligayang araw. Hopefully kayo po ay ligtas sa anuman po ang inyong ginagawa. Okay? So, nagpapasalamat po ako sa mga subscribers ko, sa new subscribers at sa mga existing subscribers. Salamat po sa inyong suporta at appreciate po natin yan. Okay? Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe sa channel na ito. Just hit the subscribe button at asahan nyo po na araw-araw po tayong gagawa ng iba't ibang update sa iba't ibang NFT game or iba't ibang play to earn na game na pwede nating pagkakitaan. Okay? So, NFT games or play to earn games. Okay? So, ano po bang reason kung bakit tayo nandito ngayon? Nandito po tayo ngayon upang magbigay ng kaalaman sa mga baguhang players na katulad ko. I-discuss po natin ngayon is two things about sa leveling pagkatapos mong ma-reach yung level 27 kasi grinding na po yan eh. So, grinding, ano po ba yung pangalawa po? Ano nga po ba yung dapat nating equipment at paano po natin makukuha yung equipment na gusto natin? Okay, so gawin natin una, ano pong gagawin natin pag level 27 na tayo hanggang maging level 30? Kasi yun yung time na mag-grind na tayo. Saan po ba tayo dapat mag-grind? Anong spot? Pangalawa, paano po tayo makakaipon ng gold or coins na pwede natin gamitin para maibili natin ang items natin na ating gagamitin from level 30 onwards. Okay? Or kahit level 27. So, ito po. So, from level 27, ang dapat po natin gawin, base po ito sa aking experience, is dito po muna tayo mag pa-level. Dito po. Punta po tayo. Teleport tayo para makita nyo po. Ayan po. Level 27. So, dito po. Although mahina po yung XP dito, pero pa-skill naman po kayo. At the same time, hindi po gaanong malakas sa potion at nakakakuha po kayo, madalas po kayong makakalut ng mga potions na common and normal. Okay? In that case, hindi po kayo mauubusan ng pera or ng coins, copper ba tinatawag nila doon. Then, ayan, dyan po. Then, pag na-reach yung level 30, meron pa rin kayong pera na katulad nito. Ayan, nag-level 31 na ako. At least, meron pa akong mga katulad nito. At dito po kayo, makakapulot ng napakaraming sapatos. Ayan po, namumurga po tayo sa common na sapatos. Pwede nyo po siyang ibenta. Dito sa market, may naghahanap pa rin po niyan. So, halos lahat po ng green, dyan ko po nalulut. Puro sapatos po. Yan, kaso nga lang ito yung parang set na pang talagang hindi, pwede nyo itong gamitin pero I would recommend na yung isang set po na sasabihin ko sa inyo ang yung gamitin. So, dyan lang po, dyan po kung gusto nyo pong magpa-grind, dito po, madalas ako nag-grind. Okay, kung may tao po, lipat po kayo ng channel, paano po ba? Click nyo po dito, then lipat po kayo ng channel para solo nyo yung spot. Kasi pagka maraming taong nag-grind, then nahati po yung XP. Okay? So, after 2 seconds. So, lipat-lipat lang po kayo hanggang ma-reach nyo po or makita nyo po yung channel na walang gaanong nagpapa-level. Okay? So, and at level 27, medyo matagal-tagal na grindan yan hanggang 30. Siguro, it will take 2 days. Depende sa inyo kung 24/7 kayo. Siguro, baka isang araw mahigit. Or, dalawang araw, ganun. Okay? So, yan, dyan po, pa-level lang kayo. Mabilis po dyan.
Yan. Okay. So, then yung mga nalulut nyo, ibenta nyo, since dyan kayo nagpapalevel at hindi nyo naman po problema yung ano, yung copper or yung coins na tinatawag, then marami po kayong malulut din na ganito, silver, old silver coins. Okay? So, then ibenta nyo po yan dito. Then, as you can see, medyo mahal na po ang per unit niya. Okay? So, pag nakaipon po kayo ng gold coins nyo, kung hindi pa rin po sapat yung na-loot nyo after mga 2 days, then you can go fishing din po. Okay? Fishing para maka... Pag... kung tingin nyo, ayaw nyo munang mag-AFK, then you can go fishing. But I would recommend na keep on grinding lang. Marami rin naman kayong mapupulot na old silver coins. So, pag inap na po yung silver coins na napulot nyo, then you can start building your equipments po. Okay? So, ano po ba yung equipment na kailangan nating i-build? Ito po. Yan po ang kailangan nating i-build. Yung platinum lamellar. Sorry, nabulol pa ako. Bakit po natin kailangan i-build yan? Kasi meron po siyang HP Potion Recovery Boost, MP Potion Recovery Boost, at merong Hunting XP Boost plus 10% at Coin Gain Boost. Okay, kung matagal po kayo nag-AFK, malaking tulong po yung ano, Coin Gain Boost saka yung Hunting XP Boost. Okay, so pag naipon po yan kahit 10%, malaking XP po yan. Okay, saka kung bibili po kayo, make sure na kung bibili po kayo at wala kayong napulot na ganun, then you can just go to dito and hanapin nyo po yung babagay sa inyong stats. Kung ang gusto nyo po makunat yung warrior nyo, di maghanap po kayo ng puro defense. Tiyagaan po. Yan, kung gusto nyo maximum defense, o kung puro defense, defense lang. Kung gusto nyo pong evasion, yung mailag, di ganun po. Kung sa, ano naman po, sa wizard naman po, di, yan, maghanap kayo kung anong nababagay sa kanya. Like, kung gusto nyo defense, bahala po kayo kung paano pong i-build nyo sa character nyo. But for my warrior, more on defense po ang nilagay ko sa kanya para makunat. Kasi maraming mga mobs na medyo matitigas na rin pagdating ng higher level. Saka ito rin po, kung hindi kayo nakapulot ng weapon, di bumili kayo ng weapon. Siguro naman po, sapat na po yung coins na maiipon natin para sa... Yan, let's check. Check po natin. Yan, sa market pala. Siguro naman po, sapat na yung coins na naipon natin. Once na-reach natin yung level, minsan nga kahit wala pang level 27 po, kaya na pong makaipon ng ganyan. Kung gusto nyo po, kung talagang bago mag-level 20 pa lang, mag-fishing kayo, para makaipon kayo ng mga all silver coins, then ibenta nyo ng ibenta. Tapos, para makabili kayo ng mga gears na to. Siguro, pag nakaipon kayo ng mga 70 or 50 to 70, pwede na po kayo makabili ng isang set ng items, no? Or ng gusto nyong gear. At kung makapulot man po kayo ng blue items, would recommend, huwag nyo munang i-upgrade kasi masyado pong mahal. So, dito lang po muna tayo mag-upgrade. Kasi mauubos po yung dark steel nyo kasi kukunti lang po yung mga dark steel na yan eh. So, unless nagmamine na po talaga kayo at marami na po kayong dark steel. Okay, para po doon sa mga free-to-play player. Pero kung may pambili naman po tayo, wala pong problema. Pwede po tayong mag-top up. Okay, so yan 200 lang. Pero pagka doon ka po nag-enhance nung isang gear na blue
yung nakukuha sa CBT, malaki po masyado gastos natin dyan when it comes to dark steel. Okay, so halos lahat po dito, dark steel po ang ginagamit. Ayan. So, mabilis na lamang din po, once na-reach po yung level 30, main quest na po ulit. Okay, so, tuloy-tuloy po. So, yet, so yung copper, hindi nyo magiging problema kasi dito kayo nag-grind from level 27 hanggang level 30. So, dun po sa banda na yon, hanap kayo ng kahit anong spots na gusto nyo. Kung gusto nyo dun sa spot na tinuro ko, wala naman pong problema. Okay? So, ano pa ba? And make sure din po na kasali po kayo sa clan. Dahil din po sa clan, meron po tayong mga additional items or dark steel na makukuha daily. It's just like 1,500 dark steel po pag nagawa niyo po yung quest. That's daily. So, imagine niyo po. So, in a month, kung hindi niyo po ginagamit yung dark steel niyo, tinabi niyo lang. So, that's like 15,000. Then, 45,000 in 1 month. So, in mahigit 2 months, meron na kayong 100,000 dark steels na libre. Okay? So, napaka-importante po niyan. And one more thing po na gusto ko pong i-discuss sa inyo, kung nagbabahala kayo, hindi kayo makakuha ng mga relic or ng mga mamahaling, what you call this, avatar, wag po kayo mag-alala dahil makakakuha po kayo niyan katulad nito, relic, makukuha po siya dito sa mga reputation po natin. Ano po ba itong mga reputation natin? Pag po nagbibigay kayo ng gift or may na-unlock kayo mga quest, nagbibigay kayo ng pinupuntahan niya, nagbibigay kayo ng mga like donations, ng mga items na katulad nito, then nagtataas po yung reputation natin at umaangat po yan. So and so on. Makikita nyo po. So, bali meron po tayong treasure grade ulit na makukuha na companion at meron din po tayo na avatar. At meron din pong relic. Okay? So, completely free-to-play friendly po itong game na to. So, ang gagawin nyo lang po is lalaroin nyo and eventually makukuha nyo rin po yung mga gusto nyo na items. Okay? So, syempre, iba pa rin po yung nagta-top up. Syempre, nagbabayad po sila sa laro eh. Okay? So, yun lamang po ang nais ko pong ibigay sa inyong information about dito sa larong Mir M. Hopefully, dun sa mga baguho na katulad ko, sana ay may napulot po kayong bagong kaalaman. At muli, ito po ang yung Pandesal Gaming. Kung hindi po kayo nakakapag-subscribe, inaanyayahan ko po kayong i-hit ang subscribe button. Malaking tulong po yan sa atin at makabuo tayo ng community. And eventually, pagdating po ng time na na-reach po natin yung goal natin, magpapa-giveaway po tayo. Okay? Salamat po sa inyong panonood. Ito po muli ang yung Pandesal Gaming. Muli nag-iiwan sa inyo ng magandang araw at isang positibong pananaw. Bye-bye!